Hi, this is Dr. Mike and welcome to my YouTube channel with Cooking with Maria. Ha? Maria, halika na dito. Oh, naghuhugas ka na ba ng kamay? Yes, Doc. Kasi before tayo mag-prepare ng pagkain, lagi natin tandaan na hand washing is very important because iyon ang isang bagay na pwede tayong ma-contaminate yung pagkain natin. Okay, dahil may bisita tayo tonight, help me to prepare food para sa ating bisita. Okay? Sige. Doc, bakit dalawang chopping board? Oh, remember mo, bakit dalawang chopping board natin? Kasi for fresh meat or meat, gusto ko gamitin natin itong pula na chopping board. Dito sa vegetable naman, kailangan gamitin natin yung green na chopping board. Bakit ganun? Kasi minsan, ang nangyayari, nagkakaroon ng cross-contamination. Kung saan hiniwa mo ang meat mo, tapos gagamitin mo rin sa mga vegetables or sa mga fruits yung isang chopping board. Kung iisa lang ang chopping board mo, kailangan natin na hugasan in between. Una muna natin hiwain yung mga dry, for example, yung vegetable, or kung may fruits ka, kung gagamitin mo yon, yun muna. Then, hugas, and then dun mo gagamitin na naman yung chopping board mo para dun sa meat. Huwag kang gagamit ng iisang chopping board na hindi mo hinuhugasan in between. Kasi malaki ang chance na magkaroon ng cross-contamination at magkaroon ng sakit yung kakain dun sa food mo, ha? So, kukuha ka pa ng isang knife, please, para tulungan mo ako dito. Okay. Sige. Thank you! Rods. Ngayon, okay, konti lang ang gagamitin natin sa food na to. Okay? At ilagay natin dito yung pinagbalata, ay yung pinagcut natin para sa ating food. Okay? And hiwain din natin yung carrots natin. Okay? Ganito ang paghiwa natin. So, kukuha ka ng meat doon. Hiwa lang. Okay? Hiwain natin. Okay? Lagi mong tandaan yung gagamitin mo na knife dito, yung knife na hinugasan mo. Hindi pwede na ginamit mo panghiwa sa seafood o paghiwa sa ibang meat, tapos gagamitin mo rin dito. Similar with the chopping board, ha? Tapos, so ganun lang. Kaya mo na. Dali lang to. Pakihiwa itong mga bagay na ito. Yung meat na to, ha? I think pwede na yan. Okay na. Nakat ko na halos ang carrots. Nakat ko na rin ang mga celery. Okay na yung meat. So, perfect. So, ngayon ang gagawin natin, Maria. We need to clean. Okay? Clean the chopping board. Para sa chicken natin. So, ito pakilabas na natin para i-prepare na natin yung meat. Laging tatandaan natin na ang tamang paghugas ng mga gulay or mga prutas ay kailangan. Kasi minsan, nasa balat ng mga prutas or mga gulay ang mga mikrobyo. So, dapat hugasan natin ng tubig bago natin sila iwan. Salamat sa paghugas. Laging tatandaan na aside from bago itong ating chopping board, malinis ang ating chopping board, bagong hugas, ito rin knife. At syempre, lagi natin tatandaan, paghahawak tayo ng mga pagkain, hand washing is very important. Bakit ba kailangan natin na bagong hugas ang knife? Kasi kung may bacteria itong knife na ito, hindi natin nahugasan, pag kinat natin, imagine, kung kinat natin itong avocado, yung bacteria dito papasok doon sa loob. Okay? Kaya lagi natin sinasabi na gano'n, hugasan natin at prepare natin ba. Otherwise, magkakaroon ng cross-contamination at maaari tayong magkasakit kung hindi natin pinapangalagaan natin sa tubig. Okay. Pakilabas na sa labas. Ito, hugasan na lang natin mamaya kung kailangan natin kakainin, ha? Okay, thank you! Maraming salamat po sa pagnood nyo ng ating YouTube channel. If you like this video, kita nyo po yung like sa baba. Please have your comments as well. I love to see your comments and answer your comments as well. If you have some suggestions, feel free. And if you like this video, please subscribe po. So, marami pong salamat sa panonood nyo at nag-enjoy po sana kayo sa ating mga videos. Ha? Bakit may mulaklak dito? Wala naman kanina to, ah. Maria?